Ganda ng bahay, grabe, ganda ng ano. Hi mga kagods, makalinga for today's vlog. May hatiran tayong ayuda. Meron po tayo ditong tutulungan na ano, matandang babae na may something sa pag-iisip at naanakan ng naanakan, pinamigay yung ano, mga anak. Pero ngayon may edad na po siya. Grabe. Oo. Madulas. Oo. Good afternoon po. Ananay mo? Ano po ang ano nyo dito? Kayo po yung caretaker dito? Hindi po, sila lola po. Sila po yung lola. Ayan yung lola mo. Eh, nasaan yung ano dyan? Nasa loob po. Yung aming sadya. Magandang hapon po. Kasama ko si Ate Ritz Vlog. Hello po. Magandang hapon po. Tinapay. Dali, tinapay groceries. Mabigat po yan. Para daw tulungan yung anak nyo. Yung panganay ko. Ah, panganay. Merle. Si Merle. Ang ano ni Ate Merle na ay problema. Problema niya. Ano, nang ano. Ay, hello po. Tabi ka na Ate Merle. Yan si Ate Merle. Batang isip. Ay, batang isip. May malasan yung trabaho. Magwawalis kahit saan po. Nung bata pa siya, ganun niya. Ganun na talaga siya. Nang panganay ko siya, ma'am, hindi siya makapagsalita. Balik-balik ako sa doktor. Tapos, sabi ni doktor, makakapagsalita na yung pag 50 na edad. Ito naman, magsalita. Ay, 61 na po ito. Eh, nagsalita siya 50. Kung 50 niya, nagsasalita na siya. Tayo. Ngayon, nagsasalita? Oo. Te, ano pangalan mo? Hindi alam niya. Hindi niya alam pangalan niya? Nakakarinig naman? Oo. Ano po yung alam niyang salita? Ay, sa bahay ko, nagtatanong, ganun. Tinatawag niya yung mga pangalan ng mga kapatid niya. Ah. Pero yung mga ibang tao, hindi niya alam. Hindi siya lumalabas ng kalsada, takot. Dito lang talaga sa loob. Ang balita ko, Nay, si ate, si Nanay Merle daw ay may anak. Ayun yan, kundi yan. Dalaga na yan. Siguro mo, 21 na siya. Iniiwan ko siya dito, nag-iisa. Kasi nag-trabaho kami sa kanila yan. Sinisirahan ko lang siya dito ng pinto sa bahay. Sa bahay, nag-iisa siya. Kaya nga, yun yung, hindi may alam kung mayroon nakialam na. Dito, pinapapasya. Kasi dito, wala pa dito yung gate. Ay. Taniman nila ito ng mga mainis yan. Wala pang bahay na yan. Kami lang nakatira dito kasi kami, nagpapalaw kami sa mga ubiyas. Lakad ng kalayan nila. Kaya nga, so, para mas makatulong nun siya. Siya ang panganay ko, sa pito. Dalaga na siya, lagi siya iniiwan dito. Sinasara ko lang pinto. Kaya nang mabuntis, hindi ko alam kung siya ang nakabuntis, kung kailan mag-anak. Pinapasok ko na siya dito sa... Pinapasok siya. Hindi po ninyo alam. Hindi ko alam kung sino. Hindi naman ako magsasabi kung siya pulano. Karumal-duma naman yung mga ano na yung gumawa noon, no? Walang puso. Ayun na lang na may diferensya. Ang totoo, ma'am, yung mga nanganak siya. Normal. Hindi may alam kung buntis siya. Nung nanganak? Nung nanganak na? Hindi, yung buntis na siya. Opo. Hindi nyo alam. Opo. Sabi, ba't yung mga anak yan? Pinabayaan ko lang.
Ngayon, lang mga anak, mga balong-bugan siya mga anak. Wala siyang check-up na eh. Wala. Kasi hindi niyo alam. Ano tayo, hindi naman alam. Nabunti siya, basta malakilaan tiyan. Hindi naman po siya naglilihi, nagsusuka, may gustong kainin, ganyan. Ah, kasi naiiwan siya parati. Isa siya dito. Ngayon, ang naawa na ko ng siguro mga anak ko siya. Panganay. Yun, tumboy nga. Hindi ko ang malili. Itong tumawa na kong sisiting. Kasi nakabag siya puntang nagbaba siya ba naglabas ng bahay siya. Yung nabag din natin yung dami. Siguro yung mga nganak kung lalabas yung mga. Hindi naman siya magsasayin din siya ng salta. Kung mga nganak yun, hindi naman siya magsasayin din siya. Kayo po nagpaanak sa kanya? Ako lang, hating gabi. Hating gabi? Kinaya niyo po? Ay, tayo yung sabi ng manugang ko. Nay, huwag ka mabatay. Oo nga. Itanos ko daw. Oo. Sabi ko muna yun. Saan naman tayo kukuha ng pamadrona? Oo. Wala tayo. Basta sabi ko, parang wala ka na. Nilakasan nyo na lang po ang loob nyo. Ilang taon po kayo nun? Kasi ang anak ko, karoon nata, 5 pa lang. Ah, 5 pa lang yung anak. Medyo maano pa ko. Oo, malakas. Oo, malakas pa. Ang ginawa ko, dinatasan ko loob ko. Oo. Kuha mo na akong planggana, lagyan mo ng main tubig. Kasi nang lumabas ang bata, takot. Ah, natakot siya? Hala. Suswarship kayo ba? Kasama yung bata at saka yung inunan. Ang ginawa ko, inila ko siya sa banay. Yun ang una niyang anak. Nag-una ka siya. Una niya. Ay, lima. Lima? Ha? Lima. Ang lima? Pinagtataka ko dyan. Hala. Ang pinagtataka namin dyan. Kung bakit, huwag magdalawang taon yung anak niya. Nasusundan. Binubuntis. Baka, ano na yun? Hindi niya po nahuli ang lalaki? Hindi. Hindi niya talaga kilala? Hindi niya alam kung sino. Kayo, wala kayong, ano, yung... Suspita. Oo, nag-aaligi dito sa bahay niyo? Kasi noon, kami lang nakatira dito. Kasi kayo, hindi wala itong tanim. Oo. Ibig sabihin, hindi niyo po talaga nahuli? Hindi. So, hindi niyo alam kung sino ang... Hindi natin minasguro kami pag alis ng umaga. Uwi kami hapon. Nay, sige po, hindi mo alam kung sino ang tatay ng limang anak ni Nanay Marley. Baka isang lalaki lang yun, Nay. Oo nga, no? Kaya siguro, isang lalaki lang, tapos binibir yung pagdalawang taon. Oo, binibilang. Mga nganak na itong anak ko. Siguro, Nay, ano yun, taga dito lang yun, kilala kayo. Kasi, oo no? Nga, oo. Siguro, alam niya. Ang kaso nga, mahirap magbintang. Bintang, oo. Kasi yun kung hindi nakapagsalita, baka sabihin pa, loko-loko kayo, hindi nakapagsalita na nakapagsalita na ako. Baka makakatay pa akong tao. Oo. Tama po. Nalimahan? Nalimahan yun, no? Oo, lima daw. It means lima ang anak ni Nanay Merle. Yung panganay, ang Adela, medyo tumboy, na ngayon, nasa 35 na ang ilan niya. O, tumutulong kay Nanay, tumutulong kayo. Ayun na lumaalaga sa amin. Sa inyo. Apat kami na lang dito, kasi yung mga anak ng tunay. Ito apo ko to. Hiniram ko kasi yung anak niya panganay niya. Yung kasama ni Dr. Armilla. Ngayon, kino ako itong apo ko. Sabi ko, yung nag-usap niyo si Ame. Opo. Sabi ko, Ame, ibigay mo na mo pahiram naman kay yung anak mo. So, Ame, wala kami kasama kasi ako. Kung mo siya, nakatagin ako ng blood. Nasa 82 na ito. Eh, Nay, sana yung apat na anak ni Nanay? Yung ano? Pangalawa. Yung pangalawa, nasa ano, Lagunoy. Lagunoy. Nag-asawa naman. Nakapag-asawa naman, so siyempre. Yung pangatlo, may asawa na. May anak naman. Yung pang-apat, nandoon naman sa anak ko. Nagkahiwalay-hiwalay. Hiwalay na sila. Pang-lima? Yung bunso, opo. Doon naman sa anak ko.
At least punso. At least pamilya lang. Pamilya lang din po yung ano nag-aalaga. Ayun. Pero wala naman pong diferensya na katulad po ng mama nila. Mga normal lahat. Ano yung isip nito pa? Late the bloomer kung baga. Oo, oo, oo. Special child. Special child siya. Ay, hindi siya, hindi din. Ay, eh, alam ng mga anak ni Ate Merlin yung kalagayan niya. Binibisita naman siya dito. Minsan, may pamilya din. Kaya ito, alaga ko siya hanggang ngayon. Alaga. Ang mga anak siya, wala siyang pakialam sa anak niya. Ako ang nag-alaga. O kasi wala naman sa isip. Ang mayarap, ano? Siya lang ang, ano, sabi ko nga ni, siya lang ang naglabas, siya nagbuntis. Ako ang nag-alaga. Kayo ang nag-alaga. Pag gabi, yung mga iba. Oo. Grabe, Mother, no? Nakayanan mo yung ganong sistema. Kada ano niya buntis, kada... Parang 2 years, grabe naman ang lalaking yun, ano? Walang puso. Ako ang nagpapaanak, kasabi kong bakit ako natutumok. Sa limang, ano, Nay? Sa limang anak ni Ate Mary. Hala, grabe. Bigtsagaan ko, ito wala naman pang bayan, siyempre. Alala ko naman yung panganak. Tapos, Nay, habang nagbubuntis siya, hindi nyo na paprenatal kasi hindi nyo alam yung... Kung buntis siya o ano. Normal. Sabi din ang ano niya, no? Tulong ng Diyos, siguro. Oo, na hindi na siya pinahirapan, ano? Sa totoo, ma'am, ganyan edad niya, nasa ano na siya, 61. 61 siya ngayon. Dalawang beses ko pala na nakalit. Dalawang beses ang bila ko sa doktor. Ano malusog siya. Ano siya, violente or ano? Nagwawala. Hindi. Ay, takot nga kasi sa tao. Kasi ano siya, eh, pag nakakita siya yan ng tao. Special child kasi siya na yung isip niya. Ayun, nakipaglaro nga dito sa mga ano. Makuha ako kung ito ako. Pero hindi po siya marunong mang-away. Hindi. Noon minsan ano mag-us. 8 taon siya, payaso ko sa parolan. Wala naman siyang ginagawa. Ganyan niya, kanyan. Kasi iba yung ano. Iba nga talaga yung, ano yan. Pag uwi, yung lahat na papel yan, lahat may bilo. Pwede siya sa mga SPED, special child na alas ko. Ano mga nga, siyempre, anak ko. Oo. Wala yung mga mutsada dyan, nanay. Opo. Tapos yan pa nga, nay, sa 7. Eh ano, Nay, halimbawa ngayon, napaperm kayo, ano yung masasabi mo sa ama ng mga apo mo? Yung mga nakabuntis kay ano kay Ate Merly. Kung may konsensya man ano. Oo. Naisip ko na sana mamatay na yan. Ito ginawa yung sa anak niya ano, po. Opo. Walang yung ano sa ano ko. Kasi hindi ko alam kung sino. Yung nasabi ko sa'yo. Kung mambibintang naman ako. Mahirap. Oo. Kasi dito marami yun. Noon marami dito. Kasi hindi. Ay. Halos sinaman, lahat po lasing yun. Sinamantala yung kahinaan ni Ate Merlin. Oo. Nag-iisa. Tapos may diferensya pa sa isip. Sinamantala. Siyempre, sabi niya, kahit mabuntis niya, wala hindi naman makapag... Hindi makatulog. Hindi naman makalituro. Oo. Oo. Kaya nga yung tatay na, yung tatay na asawa ko, nang malaman ng anak, lumayas nun. Dalawang linggo, hindi yan umuwi dito. Hindi umuwi. Baka daw sasama. Makapatay siya. Ay, sasama siya, ng loob. Oo. Kompromiso ka. Pabayaan mo na bahala ng Diyos. Mm-mm. Pero Mother, yung anak niya, pare-paras magkakamuka po. Oo. Ay, isa lang ang tatay. Mababa siya. Mga ano yan na, nakakakilala sa inyo yan. Mm-mm. Ayun. At saka siyempre yung unang anak, nakikita niya na yun ang una niyang anak. Yan. Wala po bang nag-aaligid-aligid dito? Wala. Nandito. Pag nanganak siya, wala po. Wala po kaya. Alam niya yan, Nay. Alam niya yung alam oras niya, ng pag-alis niyo at alam niya ang pinagtataka ko nga yun, ma'am. Ang pinagtataka ko nga. Kung bakit bawat 2 taon nabubuntis. Manganganak na naman ito. Manganganak pala. La. Pag 2 taon ng anak niya. Kasi hindi siya pwedeng mag-control, di ba? Wala siyang... Mm-mm. Pag 2 taon mas anak, nanganak siya. Pag hanggang sa 5. Sabi ko po, tangkin ang bingin niya.
Nalimahan talaga. Asawa siguro, demonyo. Anday na, hindi pa yung rang asawa niya. Ito sabi ko, ma'am, kung talagang kala kong pumatay ng tao. Mapatay po kayo. Ano? Kahit ano na, ito yung ano, hindi man, hindi nyo man nakikita kung sino ang gumawa, pero may isang ta, may isa naman ang nakakakita ng lahat. Oo. Hindi si, nila pwede yung pagsinungalingan yun. Diyos na po ang bahala sa kanya. Kasi takot rin sa kalsada. Hindi nga lumalabas. Hindi siya lumalabas. Kaya kung gusto siya magbihis, kahit may tao. Diyan siya magbibihis. Tumatawa nga ito magkuapo kong anak niya. Brile, pasok yung sulong. Dito pa akong gusto niya. Kasi alam ko. Pero ano na lang deny, no? Kasi at least sa ano ni Ate Merly, may anak. May anak naman siya na at least pagdating ng araw, panahon, na si Ate Merly ang nangangailangan ng aruga. Anak. Si Ate Merly bilang nanay, hindi niya magagawa yon dahil sa kanyang kalagayan. So, pagdating ng araw, yung anak niya magagawa sa kanya. Kasi, nay, hindi naman habang buhay, nandyan kayo, ano. Nanay Merly. Ito na kita. Kung sa araw, nasa alas 3 na. So, at least pagdating ng araw, kung anong mangyayari kay Ate Merly, magtanda siya, at least may mag-aasikaso sa kanya, mag-aaruga. Yun ang importante, no? Siyempre. Mga anak sila. Oo. Mga anak sila, alam man lang pabayaan, no? At saka alam naman nila na yung kalagayan ni Ate Merly. Okay. At saka alam din ng mga anak na hindi naman sinadya sa labas. Ate Merly yung... Kaya hindi sila pwedeng magdamdam sa mama nila, ano? Sabi ko, pagka siguro umasok nito, tinako, hindi, magbad ka. Siyempre, batang is. Batang is. Takot sa tao. Ay, hindi nyo naman po kasi nilalak, ano? Hindi nyo po nilalak pag iniiwanan kayo inyo. Kasi kawawa naman kung ilalak nyo, ano, baka kung anong mangyari sa loob. At saka kampante sila nanay, kasi dito sila sa, dito sa loob, sa puder. Kahit naman siguro kung i-ano nyo, kakatukin siya, magbubukas din siya. Nasa loob siya. Opo, no. Siyempre magtataka, sino kayong kumakat? Eh, siyempre bubukas siya. Kahit nasabi nating isip bata siya. Grabe, ano, nakalima. Ayun ba? Sabi ko. Ilang taon si Ate Merly na ano na, nagbuntis una? Ilang taon siya? Ano siya, isipin mo yung anong pangalan niya, 35 na. 35 na. Mga nasa, ano? 20 plus, 20 plus po siya nagbuntis. 25 po. Tapos, tag dalawang taon mga anak. Sunod naman. Pinanganak na naman. Buti hindi dinamihan ay. Naging lima. Hindi. No? Kasi nandito. Lagi na ako nandito. Ah, hindi mo na iniwan. Nung nakalima na? Hindi na kumakalas kasi yung mga bata. Nung nakalima na po siya? Lagi na hindi na kumakalas. Nung nakapanganak siya na una, pangalawa, pangatlo, pangapat, nakakaalis pa kayo? Oo. Bakit po? Naiwan. Sino nagbabantay? Yung kapatid ko, matanda na. Yun ang kasama niya daw? Yung kapatid na, kapatid ko. Panganay. Hindi niya din alam, hindi niya nakikita. Ay, mahiya naman utak ng kapatid ko. Ah, may ano din? Ah, kaya nasundan pa ng nasundan kahit naiwan siya. Hmm. Lahi niyo ba, nay? May lahi kayo? Hindi, kasi ito, nagkasakit yung kapatid ko, panganay, nagkasakit ng... Ano ba yun? Tawag nung ano? Meningitis. Meningitis? Tapos si Ate Merly, sa lahat ng anak niyo, siya lang ang may case na ganito? Oo. Oh. Sa ano, nay? Sa side ninyo, nay? Sa pamilya mo at sa kay tatay? Wala naman. Dito first wala sa pamilya. Wala nga kami kapatid na hindi makapagsalita. Kakaiba talaga siya, ano? Bukod tangi lang po siya sa pamilya nyo. Ganun po. Baka nung nagbuntis po kayo sa kanya, may ininom kayong gamot, ganyan. Hindi naman. Wala din po. Wala naman, hindi
ka naman pwede na umay nun, kasi dinusto ko man yun. Mm-mm. Oo. Kasi panganay. Yun talaga pinagkaloob sa inyo po ni ano siya, ni Lord. Sabi ng mga matatanda, siya nagka-meme ng mga ano po. Mm-mm. Siguro na nung nagbuntis ka, nagdaramdam ka ba? May problema? Ikon minsan may problema, gaaway na aaway ko sa ako. Minsan natatago ko sa mga pilalim ng mga pag nagagalit ko sa ako. Tumatago ko isang araw ko dyan, isang gabi ko dyan sa ilalim ng mga kahoy na. Hindi ako lumalabas, hanap na sila ng hanap. Sa sinanay, halalo na dumanagurok, ano na. Hindi ka nakikita. Ano to na, lupa nyo? Nakikita na lang kami dito sa mga obyesto. Itong bahay na to, pinagawa. Hindi nyo pinagawa ng may-ari ng bahay o sa inyo? Kami. Ah, kayo kami. Kayo ang nagpagawa. Pero oh, mabuti o mabait yung may-ari, pinatira kayo dito. Kasi yung tatay ko to, tauhan nila. Tauhan nila. Take care pala kayo dito. Malaki nga po ng ano eh, lupa eh, malawak po. Malita kung pinapalis na lang kayo. Malaking lupa yun lahat. Balita namin na pinapalisan daw kayo dito. Hindi. Sabi niya, sabi ng may-ari nito, bibigyan ko kayo ng 200 square meter dahil sa pagservisyon nito sa amin, sa pagservisyon nito. Kaya ano, 33 years kami nagservisyo sa kanila, yung sa lupa kanila. Ngayon, ang problema na nasa gitna kami ng lupa nila. Ito, kasi ito sa kanila, ito sa no, nasa gitna. Sabi ko, madam, hindi naman namin kagustuhan na masagit nga kami ng lupa ninyo. Ang may kagustuhan ng nanay ninyo, dito ilagay ang lupa na ang bahay ko. Sabi ko naman, wala naman madam problema. Sabi ko, basta bigyan lang ninyo kami malilipatan. Kahit maliit, basta malilipatan. O ang bahay niya, problem bahay, walang problem bahay niya. Kung masira-sira, siyempre hindi ko naman tumamukul. Maril. Sabi niya, pagdating niya na galing Amerika, bibigyan kami ng 200 square meter doon sa kabila. Kasi sa kabilang kalsada, sa kanila din. Sa kanila din. So, ay, si, ano, si Ate Merlin, nakainom ng gamot yan? Nalaglag ko na painom kung paracetamol. Ah, hindi, yung sa ano na. Pero inborn kasi yan. Oh. Inborn. Ayaw nga yung uminom ng gamot. Paracetamol nga kung pinapainom. Ayaw. Inaganyan ko bago ko pinapainom. Ayaw ko rin. Oo, kahit kasi kami na, ano, wala din kami magagawa na ano. Kasi kahit painumin natin ng maraming gamot, oh, hindi na talaga gagaling. Oo. Kasi matanda na, ano na siya. Oo. Inborn. Oh, inborn kasi. So ang ano lang namin, ay ang magagawa lang namin ngayon, maghatid ayuda. Ayuda. Bigas, ang galing kay Ate Ritz. Bigas at saka grocery. Nay, no. Kasi sabi ko nga, pasalamat nga ni kami kaso. Yung si Ami yung nag-alaw sa tenen. Yung tapo pang ano yan, pang lima ko siguro ng anak an. Si Ami. Nay, may mapunta diyan ng mga interview ko magle. Bahala ka na tayo kung katapang sa endo tapos may kung mayo. Salamat nga ni ko bigla ka umo. Tapo ko dai ko na kaya. Sa na tayo ko na hebla. Kanya yung anak niya nandito sa ano yung ano na eh, kabuhayan ninyo, ayun lang, mag tanim-tanim dito sa may-ari ng lupa? Wala nga, ito nga, binigay sa amin yung lupa. Hindi na kayo nagtatrabaho sa... Binawi yung anak ng babae. Nang mamatay ang tatay nila, binawi. So sa ano lang, ano nyo ngayon na, ipang kabuhayan? May isang pilapil kami yung pilo. Sasaka. Nagkukuha ng mga pep. Mga 15 sako. Amin sa kayo. Anak na itong panganay. Yun, alaga sa amin. Yan, nakatulong din po. Ano, talagang malaking tulong. Tatsaga sa 250 ang araw niya. Kahit papano, yung ginawa ng lalaking yun, kay Ate Merlin, nagdulot naman ng kagandahan. Kasi nakakatulong sa inyo. Oo, so anak. Kung malayong anak ka dito, tapos na kami mag-asawa, mm-mm, kami na lang tatlo. Oo. To paano na siya? Eh,
Kung kayo po eh... Kung mamatay na kami. Opo. Paano na siya? Kung nga po, no? Marunong talaga ang Diyos, Madel. Kaya sabi ko, pero mas moro ang Diyos. Kaya sabi ko nga rin doon sa ano, yung anak ng panganay, mm-mm, si Adela. Sabi ko, Adela, kung magadana kami, ta, ano pa maisipan, magurang na. Dahil pagbayaan nanay mo. Oo, yun ang makalala. Mm. At least may limang anak si Nanay Marlene na... Ayun, kung nasaan na yung mga apat na anak niya, wala na mga asawa. Ah, ang isa lang. Yung pangalan niya, walang asawa kasi tomboy. Ay, yung apat na anak na, nakukontak niyo naman. Nakikita. Kung minsan. Ay, minsan. Kasi, naghihirap na siguro. Nasa Laguno. Mahirap na siguro na pang-asawa na yun. Mabuti na yun nagkapagpang-asawa na sila para... Mm-hmm. Pero yung pangalawang pangalawang anak nito, isinalaysay ko sa kanyang lahat nangyari sa kanilang buhay. Mm-hmm. Ang sinabi, ang sinagot ano sa pong akin, sabi po niya? Sagot sa akin ganito, Nay, kahit ganun si Nanay mo, pasalamat din ko. Dahil kung hindi, ganun nangyari kay Nanay mo, wala kami sa buhay. Wala sila. Wala sinagot sa akin. Mm-hmm. Pabayaan mo, Nay. May! Cellphone mo yun. Nanay mo siguro. So, la, hindi na kami magtatagal. Ito po, yung bigas ni Ate Ritz. Matuloy na rin po kami kahit na maulan po. Nice meeting niyo po, Ate Merly. Ate Merly, musta ka? Musta? Hala. Masaya siya, masaya. Marunong ka bumili? Marunong ka bumili sa tindahan? Pagdala mo na lista. Ah. Marun. Mm-mm. Bibigay niya. Ang tagal kasi hindi naman siya kumakatok. Hindi siya nag-aano. Hindi lumalabas. Sa kanya ibibigay niya. Ah! Pambili ng tinapay. Ano sabi mo? Mat. Mat. Salamat. Salamat. Ah, salamat pala yun. Ay, galing. Nay, salamat. Ay, may wallet pa siya, oh. May wallet, oh. Alam mo, kung laman yan, mga 25 pesos. Tinatago. Ay, marunong. Marunong pala mag, ano, ng pera. Mm-mm, marunong siya. Ay, tinago niya, oh. Padamihin mo yan, ha. Talaga. Pag makadaan ulit ako dito, bigyan kita ulit, ha? Ha? Ano sabi mo ka yan? Mat po. Ano na salita? Matuloy na po kami, Madam. Maraming salamat po sa iyong ano. Thank you po. Yan, tara, let's go. Salamat. Mm-mm. Mapasalamat ka at pinauyasin mo. Ha? Matuloy na kami, Mother. Salamat, ma'am. Opo. So, ayun, naghatid po tayo ng ayuda, mga sulit kagwaps kalingap. Ayun, kasama ko pa din sila Ridzen, si Rhea Olarte. So, meron pa tayong dadaanan, ano? O, meron pa. Yun na ata yung ano natin ng ano, ng gamot. Oo nga, yung... Ganda ng ano, no? Ganda ng lugar ng ano, pinagtatabahoan nila. Caretaker pala sila dito, guys. Hacienda. Shout out po sa Rich Angels. Sa mga sulit kagwaps, kalingap na always nandyan, sumusuporta sa mga vlogs. Always na nandyan sa ating premiere. Maraming salamat po sa suporta. Shout out po sa lahat. Shout out po kay Ma'am. Saan tayo lalabas dito? Ito ata. Ay, dito. Ay, lock. Saan? Nakakulong tayo, nakakulong. Social. Ito po, hindi po sa kanila to. Anong lugar na ito, Ritzen? Bandung.
Danlog. Danlog. Kamsor. Buti na lang huminto yung ulan kasi kanina basa-basa kami.